susubukan na natin ngayon kung kumusta yung fit ng ating kabit ng doorknob. So, first try. So, kung makikita nyo mga kasityo, pantay na pantay. Ayan. Pantay na pantay yung ating pagkakabit ng ating doorknob. So, yung iba kasi magkabit mga kasityo, lubog. O kaya naman lutang. So, ito naman mga kasityo, pantay na pantay. Ayun. May kalog? Wala. Okay na okay mga kasityo, walang kakalog-kalog. Ayos. So, kung makikita nyo mga kasityo, meron tayong katabing pintuan dito na walang doorknob. So, sa video nito mga kasityo, ay tuturuan natin yung mga kasityo step by step kung paano mga paglagay ng doorknob sa pintuan. So, mga tools mga kasityo na gagamitin natin sa video nito ay narito lahat sa toolbox na to. Okay. So, in case baka kailangan natin ng flies. Gagamit tayo mga kasityo ng screwdriver, yun ang skwala. Siyempre, napaka-importante ng metro. Martilyo, paet. Yan. Ito yung pambutas mga kasityo ng doorknob. Yan. So, mabibili ito mga kasityo ng set na kasama ito. Yan. Magkaset na sila kung pag nabibili. Ito mga kasityo, ito yung ating gagamitin na doorknob. Ito yung i-install nating doorknob mga kasityo. So, ngayon mga kasityo, naipakita natin lahat ng mga tools na gagamitin natin. So, ang first step natin mga kasityo ay susukatin natin yung taas ng doorknob natin, yung kakabitan ng doorknob simula sa baba. Kung makikita nyo, 100. Lalagyan lang natin siya ng tanda. Yan. Simula dito sa tabi, susukat tayo ng 6 cm. Okay. So, yan yung 6 cm natin mga kasityo. So, pag nasukatan natin mga kasityo sa 100 tapos dun sa 6 cm, nagamit tayo ngayon ng skwala. Guguhitan natin para sure tayo na skwalado. Yan. 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 So, bali dito natin patatamain mga kasityo yung ating hole. So, kung makikita nyo mga kasityo yung ating sentro, yun ang ating patatamain dito sa ating pambutas. Kailangan nasa gitna yan. 6 cm mga kasityo. Okay? Okay, ayan. So, bubutasin na natin. Ayan. So, after nyo mga kasityo nga mabutasan to, so, ang gagawin naman natin ngayon ay dito naman tayo magbubutas. Pero bago yun, kailangan muna natin gumamit ng skwala. Kung makikita nyo yun mga kasityo, guhit na yan. Yan yung guguhitan nyo papunta naman ngayon dito. Yan. Yan. So, hahanapin nyo ngayon mga kasityo yung sentro nito. So, bali siya ay 46 mm. So, sa 23 tayo ngayon. Okay. So, ito yung pinakang sentro niya. Ayan. So, dyan tayo mga kasityo magbubutas gamit itong, ito yung ating gagamitin sa pagbubutas naman papunta doon. So, yung dulo, lagay nyo lang doon sa pinakang sentro. Ayan. Ayan. So, bali na butasan na natin ngayon. Ayan. Kung mapansin nyo, lampasan na ngayon dyan. So, ngayon mga kasityo, yung gagawin nga natin ngayon ay lalagay na natin yung doorknob. So, gagamit tayo mga kasityo ng greenfield na doorknob. So, unahin natin to mga kasityo. Ating titestingin ngayon dito.
So, itong doorknob na to ngayon mga kasityo ay hindi siya bilog diretsuhan. Kung makikita nyo, medyo rectangle siya. Oh. So, ang gagawin nyo mga kasityo, medyo babawasan nyo ang konti ito gamit ang pait. Ayan. Gamit ang pait mga kasityo, babawasan natin ng konti yung mga sumasabit. So, yung mga sumasabit, ito lang yung ating mga alisin. So, susukatin na natin ngayon. Try natin. Yan, okay na. Kaunting bawas lang. Ayan. Ayan, ganyan siya. Tapos, ating kukortihan ngayon mga kasityo ito. Ating lalagyan ng markings. Yan, kasi pukita natin to eh. So, visual lang mga kasityo na pantay ha. Para hindi pangitingnan. So, kung makikita nyo mga kasityo, meron na tayong sukat. So, gagamit tayo ngayon ng pait ni Greenfield. Try natin. Ayun. So, ang gagawin naman natin ngayon mga kasityo ay naipasok na nga natin to dito. So, lalagyan na natin siya ng screw. So, dito sa loob ng inyong box ng doorknob ay meron ganito. Doon nakalagay yung screw. Atin ang ipitan gamit itong ating screwdriver ni Greenfield. Yan. Yun. Oh, di ba? Flash na flash, mga kasityo. Flash na flash. So, ganito yung kailangan ma-chip natin, mga kasityo. Kailangan ay naka-flash siya dito. So, ang next step naman natin, mga kasityo, ngayon ay maglalagay na tayo ng mismong doorknob niya. So, narito yung mga screw nito, mga kasityo, yung ganitong klase ng doorknob. Makikita nyo dito nyo yung makikita. Alisin nyo muna bago natin i-install. Ang pag-install mga kasityo, tatandaan nyo palagi, yung susi ay sa labas. So, bale, ito yung sa loob. So, ang una natin gagawin mga kasityo ay, shoot nyo lang yan dito. Kita nyo yung mga butas na yan. Yan. Shoot nyo lang yan ganyan. Oh, yan. And then, pag na-shoot nyo na yan, syempre, shoot nyo rin to. Yan. Ayan. And then, yung mga screw natin na inalis kanina, yun yung susuot natin dito. Yan. So, madali lang yan. Yan. Susuot nyo lang na ganyan. Yun. Shoot na yung isa. So, ikutin na natin para hindi makawala pa. Yan. Yan. So, once na nakashoot na yan, mga kasit yun, hindi na yung makakaalis. Basta nakaikot na yan. Yan. Nakashoot na yan sa butas. So, iigpitan na lang natin yan, mga kasit yun. Ayan. Ito tayo ng screw. Utay-utay. Dapat tayo-tayo lang yan. Unti-unti lang para maging balance. Ayun, okay na. May kalog pa ba? Wala na. Konting higpit pa. Ayun. Sabit na natin yung first step natin mga kasityo. Ayan nyo. Okay. So, ang sunod natin step mga kasityo, pag after nyong maikabit ito, dito naman tayo sa parte ng hamba. Yan. So, ang next step natin mga kasityo, after natin maikabit yung pinakang doorknob niya, dito tayo sa mga parte ng hamba. So, kung makikita nyo mga kasityo, kapag ginanto nyo siya, yan, hahanapin nyo mga kasityo yung pinakang gitna. Pinakang gitna mga kasityo, yan. So, ito yung pinakang gitna niya. Kung mapapansin nyo, yan, yan yung pinakang gitna. And then mga kasityo, pagkatapos nun, saka natin guguhitan. Yan. Yan. So may guhit na tayo mga kasityo. So hahanapin din natin mga kasityo yung sentro nito. Yung pinakang sentro nito mga kasityo ay balit 2 inches para madali. 5 o 5 cm.
So, 1 inch. Yan. Yan. So, bali, ito mga kasityo yung ating bubutasan. Kita nyo yung sentrong yan. Ayan. So, gamit uli ito mga kasityo. Ito yung pambubutas uli natin dito. So, yung dulo, tatapatang natin dun sa pinakang tinandaan natin na sentro. Ano? Okay. So, butasan natin. Yan. So, bali na butasan na natin. Okay na siguro yung ganyang kalalim. So, subukan natin ngayong sarahan kung tingnan natin kung sigo siya doon sa pinakang butas na ginawa natin. Okay, mga kasityo. So, ibig sabihin, sentro siya kasi pantay siya dito. Yan. So, ibig sabihin, pantay siya dito. So, it means nasa sentro siya. Yan. So, dito ngayon mga kasityo, nabutasan na natin. At ang gagawin natin na ilalagay natin naman ito ngayon. Yan. Kung mapapansin nyo, sigong-sigo siya dun sa pinakang butas na ginawa natin. Yan. Drawingan. Para makuha natin yung pinakang sukat niya at papaitin natin ito mamaya. Yan. So ayan, okay na mga kasityo, flush. Yo! Ayos! Flush na flush. So natapos na natin mga kasityo yung installation. So susubukan na natin ngayon kung kumusta yung fit ng ating tabig ng doorknob. So first try. Walang alog. Yan. So ganyan dapat mga kasityo yung pagkakabit ng doorknob. Wala dapat alog. Kasi yung iba pag ganyan, nakalog. Yung nagano siya, maingay yun. So ito, pansin nyo. Oh. Wala siyang alog. So yun nga mga kasityo, tatapos na nga natin itong ating ginawang tutorial sa pagkakabit ng doorknob. So ganun lang mga kasityo yung pagkakabit ng doorknob. Napakadali lang basta alam mo lang yung tamang procedure. Ayan. So gusto nga pala pasalamatan naman natin mga kasityo ang true value sa pagpo-provide ng mga ating mga greenfield hand tools na ginamit natin sa pag-install ng doorknob. Maraming salamat, true value. Yeah, so I hope meron kayong nakuha kaunting idea at kaunting kalaman dito sa ating ginawang video. So ganun lang guys, maraming salamat sa panonood at see you sa ating susunod na video. Ingat!